Basic lang tong editing na to. So, tuturo ko sa inyo kung paano siya gawin. Open lang natin yung application natin na VN. So, then, syempre, click ko lang yung sa lower left yung plus sign. Same din na new project. So, kuha lang kayo ng mga video na nag-scroll pa left or pa right. Maganda to sa mga intro kung saan lugar kayo napunta. For example, Baguio, nasa likod kayo, background news yung Lionhead, pwede nyo daanan ng motor yun or sasakyan. Then habang umaandar yung vehicle, no, pwede nyo nang i-insert rin yung title na Baguio. So itong sample na gagawin natin, nag-try lang kumuha ng video doon sa labas namin ng nakamotor. Then talagyan lang natin ng title. Dalawang option niya, pwede kang mag-insert ng PNG file na text or pwede rin kayong mag-type manually. So ito, lagay natin itong video na to, example. So good evening guys, dalawa yung gagawin natin yung tips na tutorial for today. Isa yung text reveal at isa yung paano natin gamitin yung chroma. So search lang kayo sa Google. Pwede nyo i-search dyan yung mga animation like yung smoke effect or any animation basta under siya ng green screen. Although may na-download na ako mga effect na yan tulad na ito. Ito yung mga smoke effect na dinownload ko. So ngayon yung mga dinownload na Mike Wazowski. So free tayo ngayon ng i-edit natin. Open nyo lang yung VN, click nyo yung plus sign sa lower left and new project. Meron na akong video rito na i-edit. Ito yung sample natin. Pero kukunin ko lang dito yung part na importante. So ikakrap natin. Slice ko lang to. Then after kung dumaan, slice ko ulit. So ayan, may option naman na delete na lang natin tong part na to. Ngayon, tatanggalin ko na rin yung audio ng video na to. So click nyo na yung volume. Zero nyo na.
Then mabilis yung video, so babagalan ko na rin, click nyo lang yung speed option. Punta kayo sa regular, set ko siya sa 7 kahit pa paano. Ngayon, dalawa yung option natin, tulad ng nabanggit ko kanina. Pwede kayong mag-insert ng text or pwede rin kayong mag-insert na photo na PNG file na. For example, papakita ko ito yung text. Dumiting ko yung name ng YouTube channel ko. So, nandiyan naman yung mga option. Kung gusto nyo palitan yung font, font size, font color, nasa inyo yan. Ang option lang naman natin dyan, click nyo lang yung mask na option. Then, meron tayong linya. Ayan. So, pwede nyo i-drag lang ng pabaliktad or pa-reverse since kasi yung way ng motor natin pa kanan eh. So, drag nyo lang to. Ayan. So, isipin, yun yung option natin na pwedeng lumabas pag dumaan yung motor. Susunod lang ito. Okay? Pwede nyo palitan yung kulay na ito. Yan ang option naman tayo dyan na yan. Font color, nasa baba ng lahat. Bawang yan ito. Mag-sample lang naman. Kasi ito, make sure na kasing habaan niya yung sa video. So again, click nyo lang itong option na mask. Gamitin yung linear. So, drag mo lang pala. Yan. So, balik ko lang dito. Since parate kasi ano natin. So, nalagyan ko na ng markings. Click nyo lang yung option na keyframe. Then, check nyo lang. I-play mo yung video. So, palalabasin ko siya after nung GV box ko or top box ng motor ko. So, after nyan, dito ko na i-click yung photo again. Click nyo lang yung keyframes. Then, mask. Drag nyo lang pa kanan yung click nyo lang yung check. Then, i-enter nyo ulit yung parate yung video nyo. Lagyan nyo ulit ng keyframe. Click nyo yung mask. Drag nyo ulit ito. Yan. Hanggang sa sunod-sunod lang siya. Same process lang din. Forward nyo konti. Lagyan nyo ulit yung option na keyframe. Mask ulit. Drag nyo yung line na yan. Click nyo lang yung check button. Forward nyo ulit konti. Lagyan nyo rin keyframe, mask, drag nyo. Hanggang sa matapos siya, same lang. Kayo, nasa nyo yung discarding nyo kung gusto nyo mas malalapit yung motion ng paglumabas yung name or yung text na yun. So, forward ko lang ulit ito hanggang sa matapos. Lagyan nyo keyframe ulit, mask, drag nyo lang ulit ito. Hanggang sa matapos siya. So, kung ipi-play natin yan, eto na siya. Yan. So, pwede kayo mag-insert ng background music na. Same lang din na process. Click nyo lang yung kasi mga naka-download nyo na ng audio nyo. May mga effects naman yan. Pwede nyo gamitan ng filter itong video. Meron siyang option na effects. Ito pwede mong gamitan. So nasa inyo kung ano yung gusto nyo ilagay. Pag i-play nyo, ito na siya. Option na export. So
yun na siya. Ito na yung finished product. Gagawin naman natin ngayon yung sa chroma naman. So, open nyo lang yung DM. Save mo lang yung project. Gusto kong ilagay doon yung smoke effect. For example, yung tinangalan natin na smoke effect. At yun. Same lang din process natin. Click nyo lang yung text. May mask dyan na option linear. So, drag mo lang ulit. Pakaliwa. So, same process tayo. Simula rito. Same lang din kung ganing, ano yung ginawa natin kanina din sa text review. Kaya lang ito kasi may combination ng chroma. So, click nyo lang uli yung check button. Forward nyo lang ulit. Same, sulod-sulod lang din siya. Kung ano yung process na ginagawa. Din ako, insert ko lang yung dinownload kong graphics kay si Mike Wazowski. So, forward ko lang ito. Ito, may option na yung chroma. Click nyo lang siya. Kahit iusag nyo lang konti ito itong circle na option na yun. Para mawala yung green screen or blue screen ang ginamit dito. So, ito na yan. Option ng chroma. So, pwede kayo mag-insert na. Tapos, save. Lagyan nyo rin ng background music. Pwede naman. Ito kasi yung application na on the go lagi. So, pwede nyong gawin kahit wala kayo sa bahay na kung saan nandun yung PC nyo or laptop nyo. Ito kasing VN Mobile. Napaka handy niya since free application siya. Pwede siyang i-download to iOS at Android. So, minsan hindi mo na kailangan ng license na application, dito lang pwede mo nang magawa sa VN apps. So yun guys, hanggang sa muli. Well lang, kasimple siya. So, hindi pa kayo nakapag-subscribe, click ko lang po yung out na may natutunan kayo dito sa simpleng video natin. But
magagamit ko siya sa mga editing niya. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, click nyo lang yung subscribe button natin. At the same time, click nyo rin yung notification bell para updated kayo sa susunod natin ng video. So, hanggang sa muling video tutorial natin, maraming salamat. Peace out!